kayo sa Panginoong Diyos lahat ng sangtinakpan. Magsiawit kayo at siya ay ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng sangtinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kama ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto nila si David at nagandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaba ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay papasok doon. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari
ito ay sino ba? Siya ang puon, dakilang talaga, sa ang mang labanan, tagumpay ay kanya. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama. Pagkatipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia, inyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking kapatid at ina?" Ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Para po sa ating mga Pilipino, napakahalaga ng salitang pamilya. Lahat tayo ay nais mabuhay sa isang buo at kumpletong pamilya. Hindi lamang iyon, lahat sa atin ay naghahangad sa loob ng pamilya ay naroroon ang pagmamahalan, ang pagbibigayan at pagtutulungan. Sa araw na ito ay mas pinalalim ni Jesus Nazareno ang salitang pamilya. Maliwanag nating narinig ang mga salitang sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ang mga taong tumatalima sa kalooban ng Diyos
ay ang siya kong ina at mga kapatid. Alam po ninyo, sa pamamagitan ng ating binyag, tayong lahat ay naging anak ng Diyos. At kung tayo ay anak ng Diyos, nangangahulugan na si Kristo ay ating kapatid sapagkat siya ang bugtong na anak ng Diyos Ama. Hindi lamang iyon, noong tayo'y bininyagan, tayo ay nakabahagi sa pagiging hari, propeta at pari ni Jesus Nazareno. Kaya nga tinatawag tayong mga Kristiyano. Ibig sabihin, mga alagad ni Kristo. Si Kristo, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, ay ang ating kuya, kapatid, hari at tagapagligtas. Sa simpleng salita, sa pamamagitan ng binyag, tayo po ay naging bahagi at napabilang sa pamilya o angka ng Diyos. Subalit hindi po natatapos ang ating pagiging Kristiyano o alagad ni Kristo sa mga salita lamang. Nararapat din tayong maging isang tunay na Kristiyano sa kilos at paggawa. Uulitin ko po, dapat yung pagiging Kristiyano hindi natatapos sa salita lamang. Kung hindi nararapat, maging tunay na Kristiyano tayo sa ating pagkilos at paggawa. Sa paraan ng ating pamumuhay at kung paano natin isinasabuhay ang bawat kalooban ng Diyos. Alam po ninyo, nakakalungkot isipin na marami sa atin pinagmamalaki ang kanilang pagiging Kristiyano. Subalit, taliwas naman ang kanilang mga kinikilos. Marami proud maging Katoliko, pero sila naman ang pinagmumulan ng gulo, pagkakahati-hati, at pagkakawasak-wasak. Marami proud maging Katoliko, subalit sila naman ang pasimuno ng korupsyon at hindi maayos na pamamalakad. Mga kapatid kay Kristo, ang tunay na alagad at kapatid ni Kristo, hindi nakasalalay sa basta-bastang pakikinig lamang sa salita ng Diyos. Subalit nararapat ang pagtalima sa kalooban ng Diyos Ama. Nararapat sa ating pakikinig, natutunan nating isabuhay ang mga aral, turo at kalooban ng Diyos Ama. Ang pagsasabuhay ay nangangahulugang nakikita sa ating mga kilos at paggawa ang tunay na diwa ng Ebanghelyo. Mahalaga na kaugat tayo sa pag-ibig, pag-asa at pagmamahal ni Jesus Nazareno. Sa pananampalatayang hindi agad-agad natitinag at sa pagmamahal na marunong mag-alay ng buhay para sa Diyos at sa kapwa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kaniyang buhay ang ating pamantayan ng paghahanap sa kalooban ng Diyos. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon
Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kami mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya naway malalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming buhay pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Ang ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Aking buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumulog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Idalangin natin si Rosalinda, ang aking ina, sa araw na ito ay ang ikasyam na taong anibersaryo ng kaniyang kamatayan. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalaw mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krusay na matay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y aalay, ang lahat ay bibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ang mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po.
ang iyong pagmamalay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Sa lahat po nang may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Niyandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno, ang large size na nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya, ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo
kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.